Siguro naaalala natin ang isang hari na nakaupo sa trono, putik na yung buhok, mahaba yung kaniyang galbas, at saka doon sa harapan na upo. At ang kaharian na ito ay sigurado ako na doon sa langit ang iniisip ko natin. Pero hindi yan ang ibig sabihin ito. Ito ang ibig sabihin, pag narinig sana natin ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ang ating sambayanan dito sa lupa. Sambayanan natin dito sa lupa na maligaya ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tulad na ito ay sumusunod doon sa langit. So hindi lang doon sa langit. Ang kaharian ng Diyos ay nandito din sa lupa. Parang yan ang dinadasal, no? Matthew 6, verse 10. Ano nakasulat? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi sinabi ng pananampalataya kung natin na ang kaharian ng Diyos ay doon na kanyang lumilipan sa taas. Dito, sa atin, ay pwede natin isamuhay ang kaharian ng Diyos. Pag ang kanyang kalooban ko, ay atin yung sinusunod. Saan ba natin matatagpuan ang kaharian ng Diyos? Pangalawang tanong, saan? Bakit tumahimik kayo? Saan ako ang kaharian ng Diyos? According to the gospel, matatagpuan natin ang Panginoon in your own working places. Doon kung saan kayo nagtatrabaho. Saan ba nakita ng tao ang nakamibig na kayamanan? Doon sa farm. Nang ibig sabihin, ang tao ito ay nagbubungkal. Sa kanyang pagbubungkal ay na-discovery niya itong kayamanan ito. Ang kaharian ng Diyos ay nangyayari doon kung saan kayo nagtatrabaho. Kung sinusunod ninyo ang kalooban ng Diyos, kung sinsino kayo sa trabaho ninyo, tulad ng sinsino kayo sa pagtanggap ng sabot ninyo, hindi ang nanakaw ng oras. Hindi ko naman nakita. Pero kayo lang ang makakasagot niya. May nakilala ako, isang tao na nagtatrabaho, wala siyang amo. Niwala kayo, wala siyang amo. Pero trabaho pa rin siya. Sincerely. Ang kaharian ng Diyos ay matatagpuan ninyo kahit saan kayo naroon. But you have to be your treasure. Pangatlo, paano natin malaman na natagpuan na natin ang kaharian ng Diyos? Oo, yan ang magandang tanong. Ano ba yung mga sinyalis? Ano ba? Saan? Paano natin malaman na nagkuha na natin yung kaharian ng Diyos na isang buhay na po natin? Listen to this. Malaman mo na natagpuan mo na ang kaharian ng Diyos pag naging number one na sa buhay mo si Jesus at ang kaniyang kautusan. Nangyayari na ba yan sa buhay ninyo? Ginagawa na ba ninyo ang kalooban ng Diyos? Sa gawa! Hindi ko kayo narinig!
kasi mahina lang. Ginagawa na pala ninyo ang kahilaan ng Diyos. Amen! Yan, medyo nalakas-lakas. Ngayon, pasok tayo doon sa ginugulitan natin ngayon. Yung Linggo ng Pilipino Missionary. Sa palagay na ninyo, ang misyong Pilipino ay kalooban ng Diyos. Kalooban pa ng Diyos ang misyong Pilipino. Amen. Kalooban niya. Dahil, ang misyong Pilipino ay nabuo dahil bilang pagpapasalamat sa binaya ng pendas na natanda po natin. Sa binaya ng kayamanan na nakalibing na natanda po natin. Ano po iyon? Ang pananampalataya po natin. Yan ang pendas na natanda po natin galing sa Panginoon. At ngayon, tayo na naman ang magbibigay sa perlas na ito, sa kayamanan ito, sa mga tao na masasalabuhan natin. Lalo-lalo na tayo ng mga buhit na Diyos. Alam pa rin yun na hindi kasali yan sa trabaho sana namin ang pagpag-alaga ng mga buhit na Diyos. Dahil kami ay nakatuto kami sa local churches. Sana ay noong unang assignment ko dito, nasa local church ako. Ang misa ko ay sumuwa, sumdawa, sumsinigro, bro. Pero ngayon, nag-iba. Dahil nakita ng simbahan na kayo ay makasali sa misyon. So, paano ba natin magawa yung responsibilidad po natin? Kapag sinasabi ko ito, naalaala ko yung mga FAA. Sila ngayon yung sa Pilipinas, sila ngayon yung sumasama sa mga seminarista po namin at mga kapalian namin na magbibisa sa bawat simbahan. At bawat bisa, nagbibigay sila ng mga sovereign donation para sa mission. At dito may mga MMA tayo. Ipayo ko yung mga MMA, please. Yung mga MMA, nandito ba? Pakitayo. Yung mga susuporta ng mga nabibigay ng pledges natin. Meron ba? Mayroon tayo mga MMA po dito. So ano ba? Paano ba natin ito may sabuhay sa mga ano natin? Sa katayuan natin. Unang-una, number one. Ang pare, madaling natin i-criticize. Pag nag-decision si father, ayaw natin, anong ginagawa natin? Pinag-uusapan natin si father. Pag hindi natin magustuhan yung humili ni father, bulol, nag-ahalaw ni father, hindi man natin maintindihan. Pinag-uusapan natin. Pero, hindi ba natin naalaala na itong mga paring ito ay tinawag ng Diyos sa katigay ng kanilang sarili. Paano may bahagi ang pananampalatayan natin sa iyo? So, hindi kritisisin po ang kailangan nila. Hindi po binabash ang mga paring sa Facebook. Pinagdadasal po sila. Number one is prayer. Did you pray for your peace? Madaling mag-criticize, pero hindi yan ang kailangan po namin. Alam po namin ang kakulang na namin. Alam po namin yan. Pero kailangan namin ang biyaya galing sa Diyos upang in spite of who we are, in spite of our weaknesses, we will be strengthened. At kami mo. Sa pamamagitan ng magdadasal po ninyo. So they promised me na mula kayo, pwede pagdadasalan natin yung mga pare natin. Say amen! Amen! Promise. Ang pangalawa, give vocation to the mission.
kasi ngayon ay almost kalahati ng mga membro sa MSD ay kailan ko. Alam niyo kung ilang taon na ako? 16 ako. 16 ako. 10 years from now, di ko alam kung buhay ko na tayo. At that is also what happened to the MSD. Kalahati ay mawawal. So kailangan ng MSD ang bukasyon. Maghanap na kayo ng bukasyon. Yung mga seminarista, nasa yung seminarista namin? Dito pa nga, pagkita nga rin. Yan, seminarista namin yan. Pwede yung pahalim, pero hindi pwede ang kinin. Vocation is very important sa mission. Kasi pag namatay kami, pag wala na kami, sino papalit? Kahit talutot yung mga Tagalog namin, ay hindi pa sa narinig namin yung isang Tagalog, pumapasok sa ating mga puso, hindi ko ba? Kaysa pupunta ka po sa English Mass, tapos mga Indian yung nag-misa, hindi ko naman naintindihan kung ano pang sinasabi. Kaya yung mga boyfriend ninyo na hindi na yung mapag-inabangan, ibigay ko na sa misyon! Pero sige, hindi ko mo na Virginia! Baka naman na yung mapagalaw mo ay hindi na virgin. Ay, malaking ano yan, problema yan sa simbahan. Kidding aside, pray for vocation. Kailangan niya namin. At ang pangatlo po, ito yung pinaka-importante. Nasaan pa yung sobre po natin mga ibigay sample? Ano ka? Pakita ko eh, taas mo naman. Yan po ang sobre ng Mission Society of the Philippines. Sa Pilipinas, dalawang sobre ang matatanggap ng mga Pilipino. Una, yung sa World Mission. Yung sobre nila ay dahil ay, ano yung galing patikalim eh. Mission ay pupuntang Batikan. Very strong talaga yung kanilang sobre. Yung amin, pinaprint lang yan. Pinakamurang sobre yan. Kaya pag lalagyan ninyo yan ng bariya, masisira yan. Hindi yan magagarating doon sa seminaryo. Ha? Kaya please naman, please naman. Katapusan na yun sa ilagay niyo lahat sa sobre. Nung mawalang sobre ng second condition po natin, puro kayo niyo. Dahil yung mga seminaries na natin ay nangangailangan sila ng kanilang intuition field at saka kanilang makatay. Nung mga seminaries na natin, ginagawa namin yung field mission sa amin. Yung rector namin ay nagpatulong sa mga LMAA, tapos nagpunta sila doon sa mga parokya, nag-distribute ng mga sobre. The following day, yung rector namin ay nagbubukas ng mga sobre para ibigay ang bilhin ng ligas. Ganyan po kami. Dahil sinabi ko sa kanina na ang MSP po ay hindi tulad ng ibang congregation na may mga natatanggap sila sa galing sa ibang bansa. Kayo ang bumubuhay po sa amin. Dahil sa inyo ay nandito po kami. Kaya please, kung pwede na bang lumuhon na kung kanan malamas yung magkalabas yung ano, yung budget para sa seminaryo. Ang mga budget na yan ay mayroon na sana, mayroon na sa mga bulsa pa rin yun. Mga kapatid, Mission Sunday, kalooban ito ng Diyos at yan po ay binahagi sa inyo. Pray for your missionaries. Give vocation to the church, especially to the mission. And give your help. Monetary support, material support,
to the nation.